Parami ng parami, at tila hindi mapipigilan ng pagdami ng tao sa kalakhang Maynila na pinapadami pa ng presensya ng mga musmos sa kalye na tila walang magulang. Tatlong rason kung bakit patuloy na dumarami ang mga batang kalye na umabot na sa 150,000 kasama o hindi ng kanilang magulang. Ito ay ayon sa survey ng Sanofi Foundation taong 2012 dito sa Metro Manila. Una, ang mga ninuno ng mga batang ito ay street family na at hanggang ngayong henerasyon ay sa kalye pa rin nakatira. Pangalawa, ang mga pamilyang lumipat sa Maynila na galing probinsya sa pag-aakala mas maayos dito ngunit walang napala. At pangatlo, mas pinipili ng mga batang inabandona na ng kanilang magulang na mamalagi sa kalye kasama ng iba pang batang kalye. Dito sa Malate, may isang non-government organization o NGO na tumutulong sa mga batang lansangan, ang Bahay Tuluyan sa Liberiza. Ako si Jesus Ferrer, mas kilalang Motay. Naghirap kami nung nagiwala yung parents ko. Kaya mas madalas ako nasa street kaysa nasa bahay. Minsan tatlong araw, isang linggo, di ako umuwi sa amin. Lagi lang nasa street para makaano ako ng pangkain, pangbaon. Ako si Jeffrey Jason B. Salinas. No, lima kami magkapatid. Nag-decide si tita na yun, kami dalawang lalaki na dalhin sa Bayad Tuluyan para hindi kami mapariwara at hindi maging barambad. Nung una naiiya ako kasi iba yung personality ko sa mga tao dito. Kasi hindi ako nagtitiwala sa mga tao kasi dahil sa mga naranasan ko dati. Kala ko kasi wala nang magtitiwala sa akin dahil sa mga ginawa kong kasalanan. Pero dito ko sa Bayad Tuluyan naramdaman yung tunay na pamilya, tunay na kaibigan, higit sa lahat. Tinulungan nila ako kung paano ako mangarap. Super nabago ako ng Bayad Tuluyan kasi sila yung nagbigay sa akin ng parang bagong buhay. Lahat binigay nila, pagkain, bahay, tubig, damit. Una, tinuro nila sa akin mga karapatan ng bata. Tapos yung natutunan ko to, pinersige nila ako na baguhin yung buhay ko, yung pag-uugali ko. Hanggang sa naging street educator ako. Ngayon, ako na yung nagtuturo sa mga street children. Ang mga programa ng Bahay Tuluyan ay ang drop-in center, Makabata Restaurant, Participation Research, Emergency and Residential Shelter, Bridge and Formal Education, at Mobile Unit. Isang magandang adikain ng Bahay Tuluyan ay ang patuloy ng mga bata dito kaysa mamalimot at magdroga sa kalsada. Dito ay libre silang napapakain at natuturoan din ng basic education. Sa paraang ito, nababawasan din ang mga kapahamakan na pwedeng mangyari. Ang magandang buhay para sa mga batang ito ay posible kung tayo ay magtutulungan, maliit man o sa malaking bagay. Maaari kang maging volunteer. Hindi man sa material na bagay ka makakatulong, ang presensya mo ay sapat na para maging masaya ang mga bata. Minsan, mas kailangan na nila ng kaibigan o kalarong handa silang samahan para sila ipakinggan sa kanilang mga kwento. Maaari kang mag-donate ng pera o bagay. Lahat ito ay makakatulong sa mga bata. Pwedeng sabon, damit, pagkain, o mga basic needs para matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ramdam ng mga bata ang tunay na pagmamahal sa bahay na ito na tinuri na rin nilang bahay. Ang kaligayahan na karapat-dapat nilang matamasa bilang isang bata, dito nila natuklasan. Dito, walang mga api, mga abuso, at malaya silang nakakapaglaro bilang isang bata.